Hinihiling ko po yung mga kapatiran po natin narito po sa ating sanctuary at sa lahat po ng mga nasa bahay, maging pong sa mga kanikanyang sanctuaries ng ating pong mga outreaches. Tayo pong lahat ay tumayo ngayon pong oras na ito at palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Purihin po ang Diyos. We are all excited once again na tayo po ay sumamba, manalangin, makinig ng salita po ng ating pong Panginoon. Kaya sa oras pong ito, ating pong ituon ang ating pong puso at kaisipan. Huwag tayong magsasayang ng anuman pong minuto. Lahat ng ito'y idudulog po natin sa Diyos sapagkat napakahalaga ng araw na ito na ating ipagkaloob sa ating Panginoon. Kung paano po ang Diyos ay handang-handa na tayo po ay Kanyang pagpalain, handang-handa rin po tayong sambahin ang Kanyang pong pangalan. Ngayon pong oras na ito, pangungunahan po tayo ni Ate Rachel, ganun din po ni Brother Jay sa ating pong pagsamba sa Panginoon. Blessed morning po sa ating lahat. So right now, let us focus ourselves in the presence of God as we give our all, for He deserves everything, for He deserves the best. Let us prepare our hearts to worship God in this place. For the way I've made it, and it's all.
We come to you, Lord God, today in your presence. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Aguman po tayo manalangin sa oras pong ito. Ating pong sambitin mula sa ating mga labi lahat ng mga pagpapasalamat sa lahat ng mga kabutihan na ipinamalas ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Thank you, Lord. Tayo po ay magpapatuloy sa panalangin sa oras pong ito saan man tayo naroon. Una po nating idudulog sa Panginoon ang ating bansa. Hindi po tayo magiging tamad sa pananalangin. This is our responsibility bilang po mga Pilipino. Ito po ang ibinigay na panawagan sa atin ng ating Panginoon to be intercessors for our own nation. All together, ating pong idulog sa Panginoon ang ating pong bansa. Hallelujah! Unang-unang dalangin namin ang katuwiran ay maghari mula po sa Malacañang, sa Senado, sa Kongreso, sa lahat ng mga kapitolyo, sa lahat ng mga munisipyo at lahat ng mga barangay, kasama na po ng mga government agencies, maging ng mga private sectors, O God, sa lahat ng mga eskwelahan, sa lahat po ng mga marketplaces, we are declaring the righteousness of the Lord sa aming pong bansa. Lord God, aming pong dalangin na ang kaligtasan po ninyo ay maranasan ng bawat Pilipino na hindi pa po kumikilala po sa inyo. At dalangin po namin ang lahat ng mga nanunungkulan, ito po ay inyong pagpalain ng karunungan na nagagaling po sa inyo. It's not that easy to manage a nation. That's why we are praying for the wisdom that comes from you. Kung paano po ninyo pinagkalooban ng karunungan si Solomon para po sa pamamahala doon po sa bansang Israel. Gaya po ng yung sinabi sa kanya na hindi lamang po wisdom ang inyong ibibigay, kundi kayamanan na kanya pong gagamitin. Ganun din po, pagpalain niyo po ang aming bansa, hindi lamang po ng karunungan, kundi iaangat din po ninyo ang kabuhayan ng bawat Pilipino. We are praying for the economic condition of this nation, na ito po ay iangat po ninyo at gawin niyong pagpapala ang bansang ito sa marami pong bansa. Lord God, we are declaring abundance, prosperity, fruitfulness, and productivity sa nation na ito. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin. Ngayong oras na ito, let us pray for the church. Ilapit po natin sa Panginoon ang kabuuan ng kanya pong iglesia. Hallelujah. Let's all pray right now. Nagkakaisa po kami sa panalangin. Nilalapit po namin ang kabuuan ng inyong iglesia. Ano man po, Panginoon, ang kahinaan ng iglesia sa oras na ito ay aming pong tinataas po sa inyo. We are, Lord God, interceding for your church. Ano man pong nakikita po ninyong kamalian, ay hinihingi po namin ang tawad sa pangalan ng Panginoong Jesus. We cry for the revival of our passion for souls in the powerful name of Jesus Christ. We are declaring na magkaroon, Panginoon, ng matinding pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Maabot ang bawat tao na magdadala ng pagbabago sa kanilang buhay. Hindi lamang po, Panginoon, ang main church ang aming dinadalangin, kundi ang lahat po ng mga outreaches, kasama po ng mga pastors, ganun din po ng mga workers and the members of the congregation. Lahat ng pangangailangan, kayo po ang siyang magkakaloob. And not only Christ in you, church, we are praying for all churches na nananalig po sa inyo. Patuloy na tinutupad ang inyo pong mga pangarap para ho hindi lang po sa bansang ito, kundi sa iba't ibang bansa. Lahat ng mga itinataguyod ang kaharian ng aming Panginoon ay aming pong nilalapit po sa inyo. And we are praying for the advancement of your kingdom. We are praying for many souls to be saved dahil ang iyong iglesia ay magpapatuloy sa kanyang misyon at gagamitin ang kapangyarihan na iyong ipinagkaloob. And we pray that the preaching of the gospel will be more powerful habang ito po ay ipinapangaral.
Thank you, Jesus. Salamat po. Idulog po natin ngayon sa Panginoon ang ating pong kani-kanyang pamilya. And let us believe that God will work mightily in every family. As we have declared multiplication, Lord God, this year 2022, ibilang niyo po ang miyembro ng aming pong pamilya. Kung meron man po na hindi pa po tumatanggap po sa inyo, we are praying for salvation in the name of Jesus Christ. At ngayon pong oras na ito, dalangin din po namin manatili ang pagkakaisa sa loob po ng tahanan. As we have mentioned the names of our family members, we pray for your protection. We pray for your provision. We thank you for your empowerment upon their lives. We thank you, Lord God, for the divine protection. Hindi man namin nakikita, pero ito po ay aming nararanasan. Walang takot, walang pangangamba, sapagkat pangako po ninyo, you will never leave us, you will never forsake us, O God. Kaya ngayon pong oras na ito, nagtitiwala po kami maging yung mga pamilya na nangangailangan po ng mga reconciliations, nangangailangan, Panginoon, ng panunumbalik, yung pong forgiveness. We are declaring that na patuloy na bubuin po ninyo ang mga wasak na mga tahanan. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Now let us pray para po sa ating pong mga prayer requests na ibinigay po ng ating pong mga kapatid. Unang-una po sa lahat ng mga may karamdaman sa oras na ito, pakipatong po ninyo ang inyong kamay sa bahagi ng inyong katawan na may karamdaman. And let us believe in the power of united prayer. Thank you, Jesus. Hallelujah. Aming dinideklara anumang bahagi ng aming katawan ay pinagaling na ng aming Panginoon. From head to foot, we are declaring the healing power of the Lord today. We speak faith in the name of Jesus Christ. Salamat. Hindi pa man po kami nag-pray, ay binibigay niyo na po sa amin, Panginoon, ang kasugunan. Sapagkat sinabi po ninyo, kung kami mananalangin, maniwala kaming ito'y tinanggap na po namin at ito po'y totoong matatanggap po namin. Hallelujah. Let's keep on praying right now. Let's believe in the power of prayer. Hallelujah. Sa lahat po, Panginoon, nang nag-submit po ng kanilang prayer request, we are praying for your provision sa buhay po nila. Ano man po ito, ito man po ay personal, ito man po ay finances, kagalingan sa kanilang lupang katawan, ito man po ay spiritual breakthrough, ito man po, Panginoon, ay sa relationship, whatever kayo pong nakakaalam, inaangkin po namin ang kapangyarihan ng kamay ng aming Panginoon na siyang kikilos sa kalapong buhay. In the powerful name of Jesus Christ, this is our prayer. Ang lahat po'y magsabi na, Amen.